إن الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين من آياته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله كما أمركم بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Mga kapatid sa Islam, ngayon po ay nasa unang buwan tayo sa bagong taon na 2022. Dapat magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nakabot tayo sa ganitong panahon. Ang gusto ko po italakay sa inyo ay lunar calendar, solar calendar in Islam. First of all, gusto ko po inilawin na ang ating takwim calendar ay ang Islamic Hijri calendar. Na binabasa lunar calendar. Ibig sabihin sa buwan. Pero ang tanong, itong solar calendar na papaloob ba sa Islam? Yes. Ang sagot ay yes. Nasa Islam. Hindi po ibig sabihin na ang pinopromote ko ay ang Gregorian calendar. Pero ang problema, wala tayong ibang calendar po sa solar calendar kung hindi ang Gregorian. Ang tinutukoy ko na ang basihan ng Gregorian calendar ay ang solar calendar na based on the sun. Bakit na sa Islam? Kasi ang Allah lumikha sa araw. Ang solar calendar na sa Quran ba? Yes. Ito ang bibigyan natin ng linaw. Sinabi ng Allah sa Suratul Isra, وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Ginawa namin, sabi ng Allah, ang gabi, layl, wan-nahar at araw, di ayatayn, dalawang ayat, signs. Pabahawna ayat al-layl, na iniris namin ang sign ng gabi. Wajahalna ayat al-nahari mubsirah, at ginawa namin ang sign of the day mubsiratan na illuminating, maliwanag.
Ang miracle ng Quran ay sinabi niya na mubsira, na hindi lang liwanag ang meaning. Ang tunay na meaning na mubsira is mpail sa Arabic language, ay siya ang kumikita. Pero ang tafsir ng mga ulama natin ay dahil sa kanya ang liwanag. Bakit ganon? Litalamu adad as-sinin wal hisab. Alitabtagu fadlan min rabbikum walitalamu adad as-sinin wal hisab. Para kayo po ay makapaghanap po kayo. Makapaghanap ng fadl, favor ng inyong Panginoon. Ibig sabihin, para kayo'y makapaghanap buhay sa araw. Araw na yan. Itong day. At hindi lang yun. Litalang wadad as silihin na walhisan para malaman yun ang bilang ng mga taon walhisan at malaman yun ang tinatawag na hisan. Anong ibig sabihin na hisan? Sa madaling salita, kung marinig natin na hisab sa madrasa ay mathematics. Reckoning, counting, auditing, lahat ito hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq yufassilul ayati liqawmi ya'lamun. Hindi yan linikha ng Allah except through the truth. Yufassilul ayat, in-explain niya ang kaniyang mga signs, mga ayat sa kaniyang kudra wal adam. Para sa mga tao ya'lam na nag-aaral, may alam. Mga alipin ng Allah, ito po ay maliwanag na ang tinutukoy niya na itong sinabi niya na ayatun laha, the sign of the day. Ngayon sinabi niya para makapaghanap buhay kayo. Ito ang nangyayari, talagang ganun. Kasi kung walang liwanag sa araw, wala tayong magawa kung lahat madilim. Tapos sinabi niya para malaman ninyo ang ilan ng mga taon. Ito ang nagsasabi. Dapat mayroon tayong solar calendar, tayong mga Muslim. Ang Allah ang nagsasabi sa ayat na ito. Yung Hijri calendar na doon niya sinabi, solar calendar na dito niya sinabi sa surat Yunus ayah number 5, ang sabi niya doon, walladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq. Siya ang lumikha sa araw, diya, na daw light na illuminated by itself. Wal kamara nura, at linikha niya ang buwan na nur, mayroon siyang light. Pero hindi sa sarili niya. Waqaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. At sinukat niya ang kaniyang mga manazil, areas. Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Para malaman niyo ang bilang ng mga taon at hisab. Ngayon pa rin sa punto na ito. Ito ang tumutukoy ng lunar calendar, kaya mayroon tayong Hijra calendar. Dito nakabasa sa buwan.
kung suriin natin na may pagkakaiba ang dalawang binanggit. Dito sa buwan ay wala dito yung sinabi niya dun sa araw na para kayo'y makapaghanap buhay. Pero sa pangalawang hikma ay pare ang sinabi niya. Ibig sabihin na pareho sinabi ng Quran na dapat tayong mga Muslim ay may dalawang kalendar. Dual kalendar. Solar at lunar. Tama po ang utos ng BT OSIM, BT at OSIM sa Darul Ifta na gumawa ng dual kalendar. Kaya po, ito ang isa sa mga dahilan bakit ko pinili ang topic na ito. Ang tanong, bakit hindi ginawa ng isa? Isang kalender lang ang kailangan na dalawang. Alam ninyo, itong solar calendar ay dito nakabasi ang mga pangyayari sa kabuhayan natin. Ang lunar calendar at doon binasi yung pagsasagawa natin ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. At administration ng Allah subhanahu wa ta'ala at ay dyan din nakabasi sa lunar calendar. Lahat na malalaking nangyayari annually sa Islamic calendar tulad ng Eidain at sa Ramadan. Sa Ramadan nandun ang Laylatul Qadr. Diyan sa Laylatul Qadr, siguro nabanggit ko ito sa inyo, sinasabi ng mga hid ng mga malaika, lalo na si Jibril, anong mangyayari sa loob ng isang taon sa lunar calendar na sinasabi sa mga malaika na ito ang mangyayari, ito ang gagawin niyo. Dahil dyan, nalalaman ng mga malaika ano ang gagawin nila sa universe. Kasama na tayo. Sinong mamamatay? Sinong ipanganak? Anong mangyayari sa lagi? Lahat. Mingkuli ako. Nalalaman ng mga malaikat before one year mangyayari. Yung mangyayari. Ang mga naka-assign, na-assign dyan sa Laylatul Qadr. Bakit ganito ang ginawa sa atin ng Allah na dalawang sabay na kalendar? Ito ang nagpapatunay sa justice ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at ang kaniyang mercy, awa sa kaniyang mga alipin. Halimbawa, bakit binasi ang mga ibadat, pagsasagawa ng Ramadan, fasting of Ramadan at sa Hajj dito sa lunar calendar, Islamic Hijri calendar? Kung doon niya binasi sa solar calendar, ay kawawa po ang mga tao ang magiging musim nila sa alimbawa pagsasagawa ng fasting ay sa mainit lang. Ang four season po ay nasa solar calendar, hindi sa lunar calendar. Kung ang matatamaan ay yung mainit site, ikaw ang mga tao na sa buong mundo na yan ang magiging musim nila sa Ramadan at sa pag-hajj na ganun din po. At yung mga tao na matatamaan doon ay yung malamig, eh sila ang maswerte. Kung ang Ramadan nila ay sa malamig lang, malamig lamang. Kaya para matikman,
maranasan, maramdaman ng mga Muslim sa buong mundo nagsasagawa ng mga ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dumadaan sa four season itong mga pagsasagawa natin ng ibadat. Ganon ang mercy at justice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi ito ang punto na gusto ko ibahagi sa inyo. Dito natin i-focus sa dalawang bagay na binanggit nito. Una, litaalam mo ala dasinina wal hisab, para malaman ninyo ang bilang ng mga tao wal hisab at reckoning. Pag bibilang. Doon sa dalawang kalendar na maliwanag na pareho yan, inutos sa atin. Kaso lang yung solar calendar siguro dahil hindi napansin ng mga Muslim kasi may nadatnan sila na Gregorian calendar. Hindi ibig sabihin ito na ito ay pagsasabi na magkukulang ng mga sinaunang mga Muslim. Hindi po. Pero ang pwede kong sabihin ay noong na-fix itong Gregorian calendar, dapat nakagawa, from their point, nakagawa ang mga Muslim ng sarili nilang calendar. Pangalawang buwan nito, sinabi niya na wal-hisab, at ito ang punto na gusto ko i-bahagi. Para matuto kayo, mag-count. Ito ay very important. Ang makam, dilalatul makam na ika-count ay itong mga bilang sa mga days, weeks, months, years. Nabanggit ito ay pwede ko balikan ang ayat sa Suratul Kahf na nagsasabi rin na may pagkik before sabihin ito ng Allah ay kinikilala, may ayat sa Quran na kinikilala niya ang solar calendar. Ano po ito? Doon sa kisatu ashabil kahf, sinabi ng Allah noong itanong ng mga Yahudi sa mga Muslim noong sa Makkah, through Quraysh. Sinabi ng mga Yahudi sa mga Quraysh, itanong ninyo kay Muhammad itong kisa ng Ashabul Kahf. Hindi ito ang topic natin. Pero dito nabanggit itong ayat. Sabi ng Allah sa Suratul Kahf, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tisa. Ito ang final na sagot sa tanong ng mga Jew. Nanatili sila sa kanilang kahap. Greek. Yung tinatawag na cube. How long? Ang sabi ng Allah, 300 years. Tatlong 300 years na mga taon. Sa grammar ng Arabic ay dapat yung karana, yung kadalasan na sasabihin salasamiati sana, ibig sabihin ng mufrad singular yung sana, pero dito ang sinabi ng Allah sini, mga tao. Ito ang nakakalito sa hindi basta-basta ang kaalaman niya sa Arabic grammar. Baka sasabihin na mali. No, hindi ito mali. Sinadya ng Allah. Dahil may isa ito sa scientific miracle ng ayat na ito. Bakit ganito? Tapos sinabi niya, wasdadu tisa. Dinagdagan nila ng 9 years. Ang ibig sabihin na sini, mga taon dito, tinutukoy ng ayat ay solar calendar. Ibig sabihin yan ng period na nanatili ang mga Ashabul Kahf doon sa kinaroonan ng Kahf. Liam.
Sinong magbilang dito, according to the solar calendar, ay exact na 300 years. Sino man magbilang dyan, according to lunar calendar, ay makakadagdag ka ng 9 years. Ibig sabihin na 300 years at 9 years sa lunar calendar. Bakit? Ang difference ng solar at lunar ay 11 days. Mas marami ang days ng lunar solar calendar sa Hisri calendar ng 11 days. Itong 11 days, kung maipon sa 100 years, ay 3 taon. 100 years na 3 taon. Exactly. Sa 300 years, ibig sabihin 9 years. Exactly. Miracle ito, again, si paano man naman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong mga hisaban, itong mga counting. Ngayon lang ito, sa Asrul Hadis, na nalaman sa maliwanag na ito pa lang counting. Sa Quran ito, bakit sinasabi na meron? Na hindi niya sinabi na sana kapinutol niya yung mudapat na mudaf doon sa mudaf ilay na hindi ginawa tamyiz. Ito sa mga ulama na alam nila, may kaalaman sa grammar, hindi ginawa na tamyiz kahit ginawa atful bayan or badan ang sabi nito, para hindi na kailangan balikan at inawang mugjama plural para mag-pop up niya, para tumama sa dalawang kalendar. Kaya nga hindi niya sinabi na simulang katatama lang sa isa. Subhanallah. Ibig sabihin dito sa ayat na ito ay kinikilala niya ang solar kalendar. May nagsasabi sa mga ulama o tafsir al-muhdithin sa Asrul Hadis na still na tamis ito, na mali sa grammar. Hindi pwede tamis. Kung tamis ang sinin ay 900 years ang pinakaminos na magiging meaning ng buwan. Ayat nito ay hindi yan tama. Mga alipin ng Allah, yung sinabi ko na hisab dilalatul makam ay tungkol sa mga bilang ng araw, oras, araw, weeks, months, at years. Pero hindi lang yung kahindi niya ni-specific na gano'n ang pagkasabi. Ito ay malaking dilalang. Bakit kailangan tayo matutunang hisab? Ay ito ang mga sagot. Very simple po. Kailangan tayo matutunang hisab sa pamamaraan natin, sarili natin pamamaraan, pamumbay. Kailangan mo ang hisab, mga numerals, mga yung Arabic numerals, pagsusulat, ito ay Arabic numerals ang ginagamit natin. It is a Muslim numerals. Huwag niyo isipin na ito ang ang ginakikita niyo sa kwan, Indian Arabic numerals. Indian, Hindu numerals. Yung alam natin na, akala natin na, yan ang Arabic. No. Yung nakikita natin na ginagamit natin ang mga numero, yan ang Arabic numerals. Bakit tinawag ng Latin Arabic numerals for the first time na makita nila doon sa kitab ni Abu Musa al-Khwarizmi na Arabic na nagturo ng hisab sa buong mundo, lalo na ang algebra. Galing po sa mga Muslim ang hisab na ito at algebra, lalo na ang algebra. Doon nakita ang mga namang mundo through Latin itong mga numero. Kaya nga tama na sabihin nila Arabic numerals kagaling sa book na sinulat sa Arabic language. Unang-unang dapat natin kailangan na ito ang ibig sabihin ng ayat na ito. Kasali sa dilala ng ayat na ito. Kailangan natin matuto
sa sarili natin ang pag reckoning. Kung makareceive ka ng kahit ano, lalo na pira, you have to know how much. Bibili ka, you have to know how much. Pero ang pinaka-importante sa buhay natin, malaman mo o ano ang dapat ikukonsume dahil based on your income. Ito ang kukunin natin ang buwan. Kung ang income mo sa isang buwan ay halimbawa 3,000 lamang, na ikaw kung marunong ka ng hisab, dapat hindi lalampas sa 3,000 ang consume. Nagagastos. Bakit? Kung lumampas doon, ibig sabihin, mayroon kang problema. Kung magiging 4,000 ang ginagamit mo, mayroon kang deficit na 1,000. Saan mo kukunin? Ito ang motivasyon ng mga masasamang gawin. Pwede ka mangutang. Kung wala, ang problema, anong ibabayad mo? Kung wala, pwede makapag-isip ang tao sa masasamang gawin. Mag-nakaw, mag-kurap, or kahit anong gawin na makakakuha ng pera na walang katumbas. Riba, dahil dito sa motif na ito na nangyayari itong mga anwaul madali, anwaul mungkarat sa mundo na ito. Kaya nga ito natin maintindihan na talagang kailangan natin matuto tayo ng hisab according to these two ayats. Ang dapat mo gawin ay huwag mo ubusin yung 3,000. Dapat makasip ka ng kahit konti ang gagastusin mo, dapat na 2,500, 2,700, it is okay. Pero dapat hindi lumampas sa 3,000. Sampul lamang. Pangalawang halimbawa, dito sa ginagawa natin, tayo lahat ay mga empleyado ng gobyerno. Dapat alam natin ano ang dapat natin gawin. Ginagawa every day sa ating opisina, sa ating ginagawa na based on hisab. Tingnan ninyo ang orasan. Mayroon tayong sweldo na every day na mayroon nakabase doon ng orasan. Tapos, hindi lang yun. Mayroon tayong mga transaction na lahat kailangan ang numero. Mayroon tayong mga gagawin, mga schedule, ang lahat ng opisina na during last quarter of the year, kailangan mag-budget, kailangan mag-plan. Ito ang problema. Malaking discuss. Sa pagbibigay ng plan, paghingi ng budget ng bawat office, sinusuri ng mga members ng BT natin. Malaking talakayan dyan. Dahil sa isa. Pero hindi ito ang pinakapunto. Ang pinakapunto nito na dapat hindi mawala sa atin na hisabat. Reckoning ay tayo ay nabubuhay ngayon sa mundo. And we shall, inshallah, transfer to the final line in the day of judgment. Mayroong yawmul kiyam. Darating tayo dyan, walang shock, walang guda na mamamatay ang bawat isa. Ngayon, we have to count, we have to audit ourselves. Kung marunong tayo mag-isab, na dapat i-count natin, i-audit natin ating mga sarili. May araw na mamamatay ka. Ilan ba ang nagawa mong mabuti? Ilan ba ang nagawa mong masama? Kailangan magtawad ka at you have to stop it para hindi ka magkaroon ng malaking problema sa ama mo in front of Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong palikyam.
Ito ang pinaka-importante sa kinuha natin na hisab, na you have to balance what is what you have done na mamabuti at what you have done na hindi karapat dapat mangyari. Makabigay sa iyo ng lesson na hindi mo mabalikan yung mga nagawa na sa ikaw mismo na tinatanggap mo yun ay masama. Aku lukau lihaga, astagfirullahaladzim, walakum wa nisa'i muslimin.